tinuro niya ni Tong Ed na we have to be grateful, lagi nagsasabi ng thank you Lord, thank you sa lahat ng mga serbisyo ng lahat ng staff na naglingkod sa amin. Hindi mabibili ng salapi. They are really friendly, they are really very patient, kahit na irritable ako, nakikita nila ako matare ko minsan, pero they really understand my situation. So ganun din ako. Kasi nakikita ko rin sa kanila. So I have to follow ng attitude nila, maganda attitude nila. O so napapagaya na rin ako. Kasi sa totoo lang po, medyo may katarayan ako kuminsan. Kuminsan lang, yung bukol ko nawala dito, yung bukol ko nawala dito. Dito. So we have to expect something good from the Lord. We have to be positive in mind, sabi nga ni Doc Ed. Have to be positive in everything. Kahit nandun in reality, you have the power, the Lord has given you the power to fight against those negative attitudes. Si Duke, talaga napaka, natingin ko sa kanya, very patient man. He's very understanding. He's a loving man. Loving husband, loving father sa mga pamilya niya. Nakikita ko siya, malumanay siya magsalita. Very gentle siya. Yung pag nakikita mo yung personal care na galing sa kanya, nagmamalasakit. Yun ang nakita ko sa kanya. Very understanding siya. Very warm siya. Yun ang nakikita ko sa kanya. Si Doc Edan, kinagamit siya ng Lord sa mga taong talagang they are really in need of hurt. Not only physical hurt, but emotionally, mentally, spiritually, kinagamit siya ni Lord si Doc Ed. Doc Ed, thank you so much sa mga pinakita mong magagandang characteristics ng isang mapagmahal na ama, maarugain ama, tsaka very understanding ka, you're very loving, you're generous. I really have the right, the privilege to recommend sa inyo po, yung mga mayroong karamdaman, huwag po kayong, don't be hesitate. Huwag po kayong, magatubili na mag-submit po kasi it's really worth the price. Virginia Rule, taga Barangay Wiscamesque, Quezon City.